So you kumbaga you built the dynasty through the draft. And trades na ganon, like for you, second round. Yes. Second round, Nick slowly. Glasgow. Slowly. Slowly. Parang kayo yung Warriors nung time na yun. Kumbaga, year by year, one piece, one piece, one piece. Hindi siya biglaan. So how was it na ikaw yung, kumbaga ikaw yung nauna eh. Let's face it, ikaw yung nauna. Before Danny I, Danny S, Boy Bits, Don Don. How was it when all these personalities came in and you were the one na ikaw mag-handle lang lahat ng to? But ano na yun eh, nung nagdating na sila, ano na ako nun, well-adjusted na ako nun. Because nung pagdating ko ng San Miguel, imagine, ang mga nandun, si Alan K. Dick, Bong Alvarez, Star ah. Tamboy Lim, Ives Dignadise, tapos Nelson Aceitono. So, yun na yung mga, tapos ako, siyempre pagpasok ko, bago ako nun. Imagine, yun yung mga teammates ko nun. And then, so, tapos ako yung lead guard. So, kailangan mabusog mo sila lahat. Diba? So, that's why nung dumating na yung mga bata, parang, ay, kaya ko na to. Oh, busing ka na. Diba? I dick ang mga, ano ko eh, ang mga inalagaan ko eh, diba? So, yun. Mas madali na nung nagdating na sila Danny Ay. And it became much easier because grabe naman yung skill level ng mga nandun, di ba? Sa kaliwa, Danny Ay pumupost eh. Sa kanan, Danny Siegel, atake. Di ba? Then you have Don Don. Yeah, Don Don. So, napadali. As a pointer, napadali. But with all these personalities, like, syempre may mga ego yung mga yan. Let's face it, merong Danny S. How did you manage, like, was there a time na talagang nakikita mo na yung mga ego lumabas? Or siguro, like, mga bata eh. Siguro ano rin yun eh. We were lucky because we had a combination of players who really didn't have egos. Na high character guys. Binanggit na rin ni Coach, ano yun eh, ni Coach Jong yun eh. Made things easier for him dahil everyone was really thinking about the team first. And hindi madali yun eh. Hindi mo basta-basta nabubuo yun eh. Diba normally when you recruit players, hindi mo naman alam kung ano yung ano nito. Ang nakikita mo lang sa mga players yun is skill level eh. Diba? Although you will do your homework, tatanong mo kung sa mga ibang coaches kung how is this person, ganyan. But normally hindi mo alam yan not until nasa team mo na. But, you know, we were lucky dahil si Coach, sabi nga ni Coach Jong, he was lucky because he had the combination of players na talagang high character guys and it made things easier for him. So, plus the fact that, you know, our superstars really got along really well. Talking about the two Dannys na ano eh, talaga nag-de-defer sila sa isa't isa. One player will not care if the other wins a best player of the conference award or the championship or the MVP award. So, ganun sila. And I think that made us successful in those during those years. Oh, kasi yun pa lang yun, Danny I, Danny S, and you got them from the draft. Like, you didn't, kumbaga, wala kayong pinakawalan to get these guys. And siguro tama nga na magagaling na, mababait pa. Mababait pa, di ba? So, plus plus. And then you got the likes of Torian Peña, yung mga ganun na role players talaga. So, how was the whole, like, behind the scenes? How was the whole dynasty? Kasi kayo yung ano nun eh. Kayo yung Alaska eh. Kayo yung Alaska after ng Alaska. Diba? More or less. Yung Alaska after, yeah. Oh, diba? Kayo yung Alaska after ng Alaska bago mag-talk and text, bago mag-SMB ngayon. Hirap na hirap kami nun sa Alaska eh. Bago kami nag-champion. Talagang tumaan muna kami sa Alaska during that time. Hindi ko alam kung nanonood ka na ng basketball. Nanonood na ako. Pero how was life?
when you were the rock stars of the PBA? how was it? Well, we were anlokohan namin palagi. Yung period na yon, when we won, we were in the finals 6 of the 7 conferences. 7 straight conferences. We were in the finals 6 times and we won 5 championships during that span. And dun talagang ano eh, dun kami nabuhay financially. I mean, nakapag, oh, kami bonus! Lahat alam, kami, bonus yun! Lahat kami, oo. Oh, nakapag undar kami, nakapagpatayo ng bahay or nakabili ng bahay. Most of us, because of that, ano, that, the success we had during that time. 1899 to 2001. So talagang ano kayo nun? Who was the biggest rock star? Well, 2 Dannys. So, but pag nag-out of town kayo, the 2 Dannys. MVPs, si Danny, ay kasi napaka-humble na tayo kahit out of town. Oh? Oh. Tutulog lang? Kahimik lang yun. Ngayon lang maingay yun eh. Nag-YouTube nga ngayon eh. Oo eh. Hindi ko kakalain na gagawin yun. Dati ang tahimik nun. Kahimik lang siya dati. But sabi nga sa akin, when I invited him, tinanong ako ni Sean. Sabi niya, oh, okay na. Sabi ko, hindi pwede. Busy daw. Sabi ni Sean, nahihiya lang yan. Hindi busy yan. Nahihiya lang. Sabi ko, paano nahihiya? Danny Ay siya. Danny Ay, ako nga yung dapat mahiya sa kanya. Kasi, di ba si Lakay? So, si Danny Ay was the quiet one. Yes. So, laro lang. Off the court, ano lang siya talaga? Like, relax lang siya. Chill na chill lang siya. Oh, chill na chill lang si Danny Ay. Ikaw, rockstar. Baka naman ikaw yung rockstar, coach. Di mo lang inaamin. Hey, walang rockstar sa amin. Wala. Yung pag out of town siya, yung pinagkakaguluhan. Ganun. Wala. Danny Siegel. Oh, si Danny Siegel.